Tawakal, tawab. Sa umagang ito, ang topic natin ay Who was really born on December 25? Sino ba ang totoong pinanganak noong December 25? Sino ba sa inyo dito nag-birthday ng December 25? Last kamay. Wala, no? So, maraming nag-celebrate. Yung isang kapatiran natin, hindi na siya magsimba dahil may Christmas party lang sila. Sabi ko, wala ka palang alam. Botanic yan eh. Botanic practice siya. Christmas pa, hindi pala, ano lang, party lang. Oh. Year end party. Bakit nasa 6? Kasi nauna yung prophecy patungkol sa kanya. Nabanggit sa Isaiah. 6 BC pa yun eh, binanggit. Tapos, ang kapanganakan talaga na September 11, 3 BC. Alam mo ang September 11? Dinugulo ng Diablo. Lahat ng mga tragedy nangyayari September 11 lahat. Nagsimula ang ISIS, September 11. Nagsimula ang Twin Tower na bombing sa USA, sa New York, September 11. Yung hijack lahat ng mga pangyayaring karmaduma, September 11. Pero pag December 25, kumukita, ang saya-saya, pasyalan sa Marikina. Sino pupunta doon mag-celebrate sa December arawan ni Jesus? Sumikat siya noong 1769. Pero, napanganak ito, lumutang yung pangalan niya ay December 25, 1524 AD. Ito yung taglutang ng pangalan niya. Mayroon tayong problem dito. 1524, December 25. Lumutang itong pangalan Jesus. Eh, hindi pa tayo pinanganak ito. Eh, lalo na ito. Itong si BTID. Wala pa. The Council of Nicaea created the name Jesus Christ. Doon sa Council of Nicaea, ang pangalan pa ginamit doon ay Jesus Christos. Jesus Christos pa. Created Christianity. Doon nagsimula ang salitang Kristiyano. Sa 325 AD. Ako lang muna magbasa. Council of Nicaea, 325 AD. Yun yung meeting na, unang meeting. At the Council of Nicaea under Emperor Constantine and Bishop Hosius of Cordoba. Si Serapis Christos, the Greco-Egyptian god, become Jesus Christos. Naging Jesus Christos yan noong 325 AD. Siya ay kinikilalang the Christian god. Ngayon, sa taong 1524 AD, Jesus Christos was renamed to Jesus Christ. Dito na ang salitang Jesus Christ, itong 1524 AD. Pero itong 325 AD, ito pa yung Jesus Christos pa. Kita mo yung paano pinagluloko ang sangkatauhan? Natural tiwala sila dito, hindi naman ito
original, created lang to eh. It was officially declared that Jesus Christ was equal to God. Tama. Kasi yung God, sino naman eh. From substance of God, begotten God from God. And the new and declared replacement for Serapis Christos. Ang original pangalan dito ay Serapis Christos, tapos naging Isos Christos, tapos naging Jesus Christ o Hiso Christo. Pag sabihin mong Kristo, Christian, pangalan yan eh, Serapis Christos. Mag-Christmas party tayo. Serapis Christos ang diselebrate mo. Christmas, Christ, Kristo. Wala na kayo Christmas party? Wala. Dahil satanic po yan. Si Serapis Christos yan. Demonyo yan, sitan yan. That's why na, mag-celebrate ng Christmas party, you are celebrating sitan. Yes. Sa satanas ang i-celebrate ninyo. Kayong manood sa YouTube channel. Yaman. Yan ang katotohanan, ro. Lumutang ang Jesus Christ 1524 AD. Narinim. Galing sa Isos Christos na nagpinanggalingan ng Serapis Christos. Serapis Christos, ito yung original Serapis Christos, naging Isos Christos, tapos naging Jesus Christo o sa English, Jesus Christ. Yan, deceive talaga ang buong mundo. Dami talagang dadalhin ni Satanas sa imperno. Tapos yung anak mo, ibautismuhan mo pa sa Kristo? Kristin din ang anak ko. Aba, dinala mo pa sa demonyo, ang anak mo. Binabinyagan mo pa sa demonyo. Ay, Kristin din na to, Christian. Wala, kasi hindi ka kasi nagsimba. Hindi mo alam. Pagkatalawa kayong bumagsak sa imperno. Nakakalungkot. Oh, ano bang original? Paul. Yahweh siya. Ginawang Yosua. Ginawang Yesua. Shortened form. Tapos ang babagsak and the Greek name Isus is a transliteration of Yesua. Yan ang history. Na hindi alam ng mga pastor. Oh, ang Yahweh siya ginawang Yosua. Yesua. Tapos Isus. Tapos Isus tinanggal itong O. Wala na O dito. Isus. Ay ko ha. Isus. O Isus. Tapos yung I pinalitang G. O Jesus. Invented. Lahat ng sinamba yung Jesus Christ. Pinagkatiwala yung kaluluwa ni Jesus Christ. Invented niyan. Invento. That is the name of Satan. Nakakaawa kayo. Pinaglaban ninyo si Satanas, wala kayong kaalam-alam, pinagtatanggol ninyo si Satanas. Daya ang buong mundo na daya ni Jesus Christ na hindi yan original. Ang original po ay rehawa siya, ay original form. Yan pa totoo. Naging Yesua, Yesua, tapos naging Isus. Tapos yung Isus na yan, tinanggal yung O. Yun ang natira. Tapos yung I, pinalitang G, bumagsak Jesus. Ipagtitiwala natin ang ating kaluluwa. Itong pangalan, itong Satanas yan. Nakakalungkot. Ganun na lang ang lungkot. Alala namin sa inyo. Pero kayo, tuntua kayo. Dahil naghimala, alam ba nyo si Serapis Christos? Naghimala nyo yun. Manggagamot din yan. So, nakakalungkot. Kung hindi kayo umalis yan, hanggang mamatay kayo, Jesus Christ po yung tagapagligtas nyo. Akala nyo sa langit kayo magpunta? No! Imperno ang bagsak nyo. Hindi kampungan. Imperno. Yan ang totoo. Ngayon, si Thunder Bible, gumawa ng Bible na English, the first English translation na
nang simula sa nag-translate ng 1496, natapos na 1536, yun nagsimula na may Bible ng pangalang Jesus Christ, the first English translation. Jesus Christ na. 1494. Ayan. Dinala ni Ferdinand Magellan. 1536. Ngayon, pagdating ni Magellan dito, noong March 15, 1621, lumipas na 100 taon, dala na ang salitang Kristiyano. March 15, 1621, the Philippine was discovered by Magellan. So, tingnan mo ha. Paano pinagluluko ang mga Operian Hebrew? Tinala ni Magellan yung Christianity sa tagas dito sa malayong silangan. Mabuti na lang may prophecy na sa huling mga araw ang mga taga-silangan ay mangaral na sa tunay na pangalan. At tayo po yun. Ang awan, Ibong Mandaraget. Hindi po si Felix manalo ang Ibong Mandaraget. Ang Ibong Mandaraget, lahat ng mga preacher na nangaral sa tunay na pangalan. Yan ang Ibong Mandaraget, na taga-silangan. Natawag bang sa bansa natin ngayon ay Pilipinas. Yan po ang nangyari. Nakakalungkot. Yan. Ang tunay na kapanganakan ng ating tagapagligtas ay September 11 po, hindi December 25. Dahil ang December 25 ay sisitan po yan. At marami silang nag-birthday ng December 25. Abasa. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord himself shall give you a sign before, behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Kaya ka, Panginoon, na ay nagbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga ay maghilihit at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Emmanuel. Kailan nangyari itong sinabi ni Isaiah chapter 7? Yung BC 6 BC. Pagdating ng 3 years after, inanak na si Yahawashay, yung tatawagin Emmanuel. Modern yan ha, Emmanuel. Modern yan. Hindi yan si Emmanuel Pacquiao. Na walang pakialam sa babae na walang malay, dumiri-diritso lang. Maraming taong bayan nagagalit. So, ang isang tao hindi na kaya matulungan, buong bansa pa kaya? Hindi na manalo yan. Kababayan namin. Emmanuel. Hindi na manalo yung kababayan namin. Hebro, basa! Tolong, mga nagbabasa, mga basa Hebrew. Sige, tulungan ninyo. Diretso na lang tayo dito. Ano ba sayo niya? The Lord himself shall give you the sign. Behold, the virgin shall conceive. Ano yan? Adonai. Adonai. Ginawang Lord sa Ingles. Adonai. Panginoon sa Tagalog yan. Ginawang Panginoon sa Tagalog. Pero Adonai yan. Adonai. Sa mga ano naman, Adonai. Sa mga Yahuwah. Sa mga ibang grupo. Hindi Satanas pa rin, Yahuwah. Adana, Adonai. Adana yan. Ngayon, eto. Basahin yan. At saka yan. Yung dalawa na yan, litra. Basa. Yamanaw. Ha? Ito muna. Yamanaw. Ha? Yamanaw. Ay makarawa. Yamanaw. Yamanaw wala. Yamanaw. Ito muna. Ito, dali lang basahin yan. Ito. Yamanaw. Ha? Yamanaw. Hindi. M yung kasame, tapos N, tapos W. Ay. Ay. Ya. Ito, ano yan, litra niya? Ay. Ay. Ay ma... Yamanaw. Ito.
Ma. Letter N yan. Ma. Tapos W. Na. W. Now. Ay manal. Ay manaw. Amen. Ay manaw ala. Ala. Ay manaw ala. Immanuel sa ginasalitang ano, salitang modern. Immanuel. Ay manal. Ay manaw ala. Ginawang meaning dito sa Immanuel sa mga Babylonian, kasama natin ang Diyos daw. Kasama natin ang Diyos. O sa Hebreo, kasama natin si Allah. Singular ng alahayam. Alahayam plural eh. Singular Allah. Si Ama, si Aymanaw Allah. Kasama natin si Allah. Immanuel. Kasama natin ang Creator. Yun po, sa Isaiah chapter 7, verse 14, na ipinanganak si Aymanaw Allah. Ipinanganak si Aymanaw Allah. Ibig sabihin, ang Creator, si Allah, Alahayam, ay ipanganak. Yun ang ating tagapagligtas. Basa. Luke chapter 22, verse 8 to 20. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Yahweh came upon them, and the glory of the Yahweh shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good things, a great joy which shall be to all people, for of you is born this day in the city of David a Savior, which is Messiah Yahweh, and this shall be a sign unto you, ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising Elohim and saying, Glory to Elohim in the highest, and on the earth, peace, goodwill toward men. Look. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go in and go even unto Bethlehem and see this thing which is come to pass, which the Yahweh hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all that they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned glorifying and praising Elohim for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Pinanganak si Yahweh Shai sa amin, hindi po winter. Tagalog tayo, parang maitilihan ng lugod. Basa. Lucas 2:8-20. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang gabing iyon, lumapit at tumayo sa kanila kalagitnaan nila ang isang anghel ng Yahawa at nagdiwanag sa kapaligiran nila ang nakasisilaw na kaluwalhatian ni Yahawa. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot na malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Mashiach Yahweh. Ito ang iyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang basabsaban. Biglang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa lahayam at umaawit papuri sa taong kinalulugdan niya. Original Bible, Paleo-Hebreo,
ang nakalagay ay Masyaya at Kahawatay, hindi Jesus Christ. Ang Jesus Christ, mabasa yung Bible na gawa ng Vatican. Yung New Testament translated from Greek. Dahil ang original Bible, Old and New Testament ay Paleo-Hebrew, hindi Greek. Pagaling sa Greek, Isos, katagalan naging Jesus Christ na. Kasi nagsimula sa Serapis Christos. Pero inagaw ni Serapis Christos, ang Yahweh Shai, at the modern name na Jesus Christ. Ano ba ang original name ng Jesus Christ? Serapis Christos. Yung Hiso Kristo. O di ba Hiso Kristo? Serapis Christos. Ang original Bible, Yahweh Shai. Ngayon, sino bang maniniwala sa mga bagong pangalan, yun ang kasumpa-sumpa. Yung mga naniniwala sa Jesus Christ, kayo po ang kasumpa-sumpa. Dahil hindi po yan ang tunay ng pangalan ng tagapagligtas. Yahweh Shai po ang nakasulat sa original Bible. Ngayon, kung doon kayo maniwala sa satanic Bible, kayo po ang kasumpa-sumpa na hindi ko itanggapin sa bahay. Dahil kayo ang maging kawawang kawawa dahil bagsak nyo dagat-dagatang apoy. Yung Jesus Christ nyo, si Serapis Christos po yan ang original na pangalan. Pinanganak si Yahweh Shai, may mga pastor na sa parang nagpapakain. Ngayon, ang December, winter po, walang lumabas na pastor magpapakain ng tupa. Kita mo yung panluloko. Ito mga pastor, mga ano, kayong loko kayo eh. Halatang halata ng panluloko. Tapos sabi, dali na kayo, mag-Christmas party tayo. Sige, ipagdiwang niyo Satanas. Nakakalungkot kayo. Ay, wala kayong pamaskong matanggap. Ano bale, hindi ko matanggap yung pamasko galing kay Satanas. Eh, Satanas galing yan eh. Yung regalo nyo. O, basa. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-uusap tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ni Yahweh. Nagmamadali silang pumulaon at natapon nagtagpuan nila si Maria at Jose at ang sandol na nakahiga sa sapsapan. Isinalaysay ng mga pastor ang sinasabi ng anghel tungkol sa sandol. Namangha ang lahat ng makarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay nito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa lahayam at nagpahayag ng kanyang kalakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ato, balikan natin ito ha. Pansinin mo ha. Ito mga pastor ha, nagbabantay ng kanilang tupa sa gabi yun. Hindi po yan December, kasi winter ang December. Mamaya, kaantay ng kalendaryo ng Israelite calendar. Ito ha, bigla nilang nakitang kasama ng anghel, ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa lahayam at umaawit. Bumaba ang isang hukbo ng mga anghel. Isang batalyong mga anghel kasama sa mga pastor nagpuri. Aba Yahweh, Masaya at Yahweh Shai, na may likha ng ating buhay. Aba Yahweh, nagpupuri sila kasama isang hukbo mga anghel. Nakita talaga ng mga pastor. Tapos, eto pa, may mga pakpak yun ha, hindi yan Grigory. Pag Grigory, wala ng pakpak. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, kita nila lumilipad, parang mga mulawin. Parang manood ka ng katadyay, mga mulawin, lumilipad na pabalik sa langit. Doon, may mga pakpak. Pero pag maging Grigory sila, wala na silang pakpak, normal na tao na. Ang tawag doon Grigory. Nangyari yan,
Ako, hatin na natin yung kalendaryo. Ayan. Ang December 8 magsimula hanggang January 13. Rain and snow on high ground. Yung mga snow ay mataas na, high ground na. Oh. Ulan, tagulan. Tapos yung snow on high ground sa December 8 magsimula hanggang January 3 nasa loob ang 25. Paano makalabas ang mga pastor magpapakain ng tupa sa parang? Dito yon. September 11, October 9, summer in, growing. Nag-aararo na. So dito ang kapanganakan ng mga ng ating tagapagligtas. Si Aymanaw Allah. Si Aymanaw Allah na tagapagligtas natin. Walang iba si Masyaya Kaya Masyay. Si Aymanaw Allah. Yan ang Hebrew-Israelite calendar. Aywan ko sa inyo mga pastor. Magpatuko kayo. Tandaan nyo, kaluluwa ninyo ang nakataya dyan. Ha? Pag hindi kayo magising sa katawan, tamad kayo mag-reserve, siguro batugan kayo sa pag-reserve, magsisisi kayo impirno ang bansa nyo. Hindi ako nag-usga, binabasihan ko ang original Bible. Paleo-Hebrew, ancient Paleo-Hebrew. Kaya nalaman ko, ang mga Bible hawak nyo ay satanic Bible. Mag-aral kayo, kaya alert kayo. Hindi kayo kampante na. Hindi ko lang gulang isip. Tama yung natutunan ko sa Bible School. Sige, sige ka. Lahat ng sinabi ko sa'yo, pagdating ng judgment day, magsisi ka, pero huli na hanap. Yan po, mga pastor, mga bishop, na mga Babylonian. Basa. Who was really born on December 25? When Nimrod, the founder of Babylon, died, Semiramis told the people that her husband's spirit had taken possession of the sun. She encouraged the people to pay homage to her husband by worshiping the sun. Those began the evil practice of sun worship. Later, when Semiramis gave birth to a son by the name of Tammuz, she hid her licentious form of living by lying to the people. She told them that she was miraculously overshadowed by the spirit of her husband, her dead husband, Nimrod. And it was in this way that she was able to bring forth this so-called son of God. Nagano tayo. Basa. Sino ba talaga ang pinanganak noong December 25 nang si Nimrod ang tagapagtatag ng Babylonia ay namatay? Sinabi ni Semiramis sa mga tao na ang espiritu ng kanyang asawa ay sumakop sa araw. Hinikayat niya ang mga tao na magbigay pugay sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsamba sa araw. Kaya nagsimula ang masamang gawain ng pagsamba sa araw. Nang maglaon nang ipinanganak ni Semiramis ang isang anak na lalaki sa pangalang Tammuz, itinago niya ang kanyang mahalay na paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa mga tao. Sinabi niya sa kanila na siya ay mahimalang natabunan ng espiritu ng kanyang namatay na asawang si Nimrod, at sa paraan ito ay naipanganak niya ang tinatawag na anak ng Diyos. Sino yan? Si Tammuz. December 25 din. Basa. The Bible does not identify Nimrod's mother or his date of birth. But Egyptian and Babylonian antiquities identify his mother as Semiramis, and his birthday is celebrated on 25th of December. Sometimes Semiramis is referred to as the mother of Nimrod, and sometimes as his wife, leading to the belief that Nimrod married his mother.
Kini tinukoy ng Biblia ang ina ni Nimrod o ang petsa ng kanyang kapanganakan. Ngunit kinikilala ng Egyptian at Babylonian antiquities ang kanyang ina bilang Semiramis at ang kanyang karawan ay ipinagdiriwang noong 25 na Disyembre. Minsan si Semiramis ay tinutukoy bilang ina ni Nimrod at kung minsan bilang kanyang asawa na pinakasal na ni Nimrod ang kanyang ina. May nagtanong sa YouTube channel natin, paano daw sure na si Nimrod December 25 pinanganak? Babasa po yan sa Egyptian at Babylonian Antiquities, yung history, di ba? Philippine history, Egyptian and Babylonian history, antiquities ang tawag. Babasa na si Semiramis, mama ni Nimrod, ginawa niyang husband, yung ginawa siyang husband, yung namatay ang papa niyang si Cas. Ngayon, nagkaanak siya si Tamos, December 25 si Tamos pinanganak, katulad sa kanyang tatay na si Nimrod. Yan ang nakasulat sa Egyptian and Babylonian Antiquities. Basa. Semiramis also declared that her son Tamos was in a, actually the return of rebirth or rebirth of her husband Nimrod. Hence, from his teaching, the doctrine of reincarnation was born. And since Tamos was born on December 25, this day was highly honored and recognized by Nimrod supporters. Note, therefore, that this date, December 25, was observed in honor of the birth of Tamos long before Christianity existed, and that it was not until many centuries later this pagan custom was Christianized as being the birthday of Christ or Christmas Day. Long before Christianity, wala pa ang Christianity. Celebrate na nila ang December 25 na karawan ng kanilang God daw si araw. Araw ang God nila, Sun. Dahil si Nimrod pumasok, sumakop sa araw. At si Nimrod din, ganun din, December 20, si Tamos, December 25 din. They were worshiping the sun. At nag-worship siya sa sun, Sunday. Sige, simba pa kayo ng Sunday. Sinong simba ng Sunday? Ito sa may. Tama, Sabadista, hindi Domingista. Tagalog tayo, basa. Ipinahayag din ni Semiramis na ang kanyang anak na si Tamos ay sa katunayan ang tagbabalik ng muling pagsilang ng kanyang asawang si Nimrod. Kaya sa pamamagitan ng magtuturong ito ay ipinanganak ang doktrina ng reincarnation. At dahil ipinanganak si Tamos noong December 25, ang araw na ito ay lubos na pinanangalan at kinikilala ng mga taga-suporta ni Nimrod. Pansinin, sa mga kuwib na ang petsang ito, December 25, ay ipinagdiriwang bilang parangal sa kapanganakan ni Tamos bago pa umilat ang Kristyanismo. At ito ay hindi hanggang sa pagkalipas ng maraming siglo. Ang pagganong kawalian na ito ay na Kristiyano bilang karawan ni Kristo sa araw ng Pasko. Kita mo, paano pinagluloko ang buong sanglibutan? Walang kalamanan, pag hindi nag-research, hindi alamin ang history. Kali na, Christmas party tayo, punta tayo sa Lunita, pasal-pasal tayo doon. Punta tayo sa Martina, pasal-pasal tayo doon. You are worshiping and honored si Tanto. Opo sa inyo? Ikaw naman kayo sa tayo sa impyerno eh. Halika ka anak, sinisilipin mo na kayo dyan sa ano ko, ang karawan ko. Pasyal mo na kayo sa Martina. Iba sa Lunita. Then welcome kayo sa impyerno sa Ligandagata ako na. Sino sumama? Ayaw. Long before ha, pinagdiriwang bilang parangal sa kapanganakan ni Tamos bago pa umiral ang Kristyanismo. Wala pa ang Kristyanismo. December 25 lang celebration.
Kristiano, Kristo, Serapis Kristos. Nakakalungkot, maraming mga pastor talaga ang very ignorante. Matalino naman kayo eh. Ang galing-galingan nyo mag-ingis eh. Kailang tamad lang kayo mag-research. At mag-research kayo sa Google, hindi basta-basta kayo maniwala, aralin yung ito, kasi halo-halo na nandyan eh. Ayan, the first human sun god, born on December 25, Nimrod of the ancient Babylon, the Lord of Christmas. Christmas party, yan ang Lord ninyo, si Nimrod, si Satan, si Baal. Hindi mo na ako makasimba, Bishop, kasi may Christmas party kayo. Ay, ano ba yung Christmas party kayo? Oo nga, may Christmas party kami. Sige, sige. Binibrit niyo sa tanas niyo. Pag-uwi mo, lasing ka na. Sa tanas nga eh. Lasing ka na pag-gawi mo. Kaawayan pa. Yan. Ito pa ko lang. Si Meramis, Nimrod, Tamos, Sangat, December 25, pinanganak sila. Ito, mag-ama. Oh, ano to? Araw. Pagan sun worship and Catholicism. La. Berita. Oh, la. Berita. Ah, ngayon, yung mga gusto nyo, Catholic pa rin kayo? Sige, simba kayo sa araw, ha? Ano ma-probe natin, ha? Hindi tayo naninira, o. Oh. Tingnan mo, o. Oh. Simbolic araw, o. Oh. Pagan sun god worship origin in Babylon. Wake up, gumising kayo. Nandiyan lang sa Pinterest na kasulat yun. Gising kayo. Pwede na ba tayo, gising na ba kayo? Oh, mahal yung kinagisan niyo yung muli yun. Yung dalawa yung mga ano doon, hindi pa sumama. Nagalanganin. Gusto na kay Satanas sila. Eh, tapro lang yung ano. Kung wala ito, dili kayo magsimba. Oh, kung wala ito. Ayan, oh, yan, no? Tingnan mo, ha? Bishop, may ma-attendance naman kayo. Oh, Jesus Christ, oh. Serapis Kristo yan, oh. Kula, napako sa cross. Hindi naman talaga siya napako sa cross. Nakabitin sa punong kahoy yan, yung totoo. Oh. Tira mo, araw, oh. Lucifer is the Babylonian sun god. The pop pagan worship. Sige, Catholic pa more kayo. Yeah, born again na kami, hindi na kami Catholic. Oh, pero ang kinikilala ng Catholic, yun pa rin kinikilala nyo. Ang pag-worship ng Catholic na Sunday, yun pa rin pagsimba nyo, Sunday pa rin. Yung kinikilala ng Catholic na Trinity, Trinity pa rin kayo. Ang wala sa inyo, idolatry lang. Pero hindi nyo alam, may idolatry pa rin natira sa inyo, yung cross. Eh, walang tao nga, pero ang cross, Santa, tributo pa rin. Santa Cross, yung Santa, pari, ay lipat mo yung N sa dolo, Risitan Cross. Yan. Dayo Claris, water, has a on which represent their sun god Tamos, yung bilog na mag sabi ron katawan ni Kristo sun yan, simbolic ng sun yan. That's why tayo, anong gagawin natin? Skyflick na hindi tayo bibili ng ganon. Ano yan eh? Wapir Postia tawag. Wapir. Yan. Ah, pansinin mo. Saan, oh? Ano yan? Anong itsura yan? Palaka. Ah, tingnan mo ang P, tapos X. Anong symbolic yan? Yung P ay X. Anong symbolic yan? Ah. Sigma. Ah, yan. To, P, X, yan. Abbreviation of Christ in Greek. Ano yan? X. Sigma. E, si Sigma, Jesus Christ. Ano yung key symbol number ay 600? Etong key C.
600, itong sigma, I6, o 66, sitan. Oh, sa Revelation chapter 13 verse 18, oh, anong dolo, isi sigma, oh, basa. Kailangan dito ang... Ito. Kaya? Hindi ba mabasa? Para ng Greg, yan ay magtuwa ko sa inyo ng Greg para makabasa kayo dito. Magdaraan tayo ng Greg. Pag four-year seminary kayo, natuturuan kayo dito. Ngayon, dito na lang tayo. O, dito na lang basahin. Sige. Kailangan dito ang karunungan maaaring malaman ng sino mang matalino ang kalugan ng Biblia bilang simbol ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. O, 666, eto, isi sigma. Ano to? 666. Yan. O, yan, isi sigma, 666. Jesus Christ, siya ang 666. Ito. Natakot kayo sa bakuna na 666, sa microchip na 666, ito ang pangunang nabiruang 666, tao tinutukoy. Mga branches lang yun. Tapos, mga anak nyo, gibinyagan pa rin nyo sa 666. Nakalagay sa FB, Christian din. Kristiyano ng anak ko. Membro na ni Satanas ang anak ko. Kayo hanggang na ang bautismo nyo ay bautismo ni 666, ni Jesus Christ. Eh ano naman, siya yawas siya naman tinawag ko. Pero may tatak ka pang Satanas na 666. Huwag mong sabihin na yawas siya na ko, di ba? Hindi lahat ang tumatawag sa akin. Yahawa ay makapunta sa karayan ng langit. Hanggat mabautismuhan kayo na maalis yung pangalang 666 sa inyo. Sabihin nyo, yaman ako salita. Yaman, hindi ako amen. Yahawa siya, alahayam na ko. Pero ang bautismo mo, kaninong pangalan na bautismahan ka? Jesus Christ, 666. Pag ma-imperm, pag ang mamatay ka, kaluluwa, hilain niya ni Satanas. Dito ka. Ay, hindi. Aba, yahawa na ko eh. Alahayam, masaya ka. Hindi, ang bautismo mo, pangalan ko pa. Ikaw ang, sa akin ka nakapangalan. Dito ka sa imperno. Wala kang magawa. Interno ka pa rin. Hanggat hindi kayo magpapautismo. Mamaya magpapautismo. Biglang mamatay kayo mamaya. Kasagasaan kayo kung ano nangyari. Hanggat ang bautismo mo ay bautismo pa rin sa Satanas. Akala mo ba sa langit ka mapunta? Sabi nga ni Maki, kasi simba na, nabautismo agad. Sabi ko dati na nagsisimba yan si ano eh. Si Carlo eh. Kasi namang bimbro na yan, doon pa. Hindi yung kasisimba lang nabautismahan. Hindi pa kasi siya nabautismahan eh. Maringgit na yan. Yun ang masabi ko sa inyo ha. Huwag kayong magpabagal-bagal kasi yung daan ninyo, pit of fire pa yan, ang huwi ninyo. Nakaraang ano, may nabautismahan sa isa pa, may nabautismahan. Nag-antay lang kami eh. Hindi na lagi ang atisin yung pastor o magbautismo sa inyo. Hindi na lagi. Ang problema kayo, hindi ko mabitawan pa si Satanas eh. Satanas, dito ka muna sa akin. Kahit hindi na kita tinatawag, yahawas kayo na ako, pero nakatatak ang pangalan ko sa'yo. Sige, sige ka. Huwag mong sisihin na, eh, simba naman ko noong bilang Krisya, bilang pastor. Richard, bakit na impyerno pa ko? Hindi ka kasi nawala ano, hindi kasi nawala ang tatak mo ni Satanas sa'yo. Eto, itong tatak na yan. Natindihan nyo ha, wala na kaming pananagutan sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo mga pastor na kinig sa YouTube channel, mga bisya, bahala na kayo. Basta lagi kami yung mga imbong mandaragit ng angaral. Kasi sabi ko sa mga kasama, huwag kang mag-away-away sa minor doctrine, dahil isa lang pinaglaban natin. Pangaralan natin yung mga Babylonian. May mga elite dyan eh. May mga seed of the woman pa dyan. Nahalo lang mga seed of the serpent. Pero hanapin natin ang seed of woman. At saka yung mga na walang mga Hebrew Israelite na nandito sa ating bansa. Yan ang mission natin.
hindi nyo mapayabangan ang doktrina. Dahil maniwala kang sa hindi, kaya hawa siya ay, na siya yung siyawa ng katawang-tawa, alam mo, high ranking angel lang, pero, nangaral ka naman sa tunay yung pangalan, sa langit ka pa rin mapunta, Tatay Operio. Nakapit ka pa rin, bibig ka sa impyerno. Brady Rowe na maruto ng away si Tatay Operio. Tatay natin yan eh. Dapat magsama-sama, ikaw rin, Pastor Umali, mahilig ka rin magkipag-away. Dapat sama-sama tayo. May nurdoctrine natin. Magkaiba pa rin ngayon. Bakit ang mukha natin? Pareho ba? O, kayo, mga kalbo. Ako, may buhok ako. O, pareho ba? O, may buhok ako. Kayo hindi. Sabihin ko ba na, ay, wala, pangit yung kay kalbo. Hindi. Guwapo pa rin kayo. Kalbo, Arabo nga eh. Arabo, Arabuhok. Arabo eh. So, sama-sama tayo dahil tayo po ang nangangaral sa tunay na pangalan. Dapat we are one, love one another in one accord. Dahil ang ating mission, yung mga Babylonian, yung mga Hebrew-Israelite na dito na punta, yun ang mission natin. Hindi yung pagalingan ng doktrina. Nasabihin, ah, Babylonian pa rin kayo kasi religion kayo. Excuse me. Assembly kami. Hindi kami church. We are assembly of Mashiach Yahawashai. Dahil sinabi ni Mashiach Yahawashai, thou art Peter, upon this rock I will build my assembly. Pero sa Babylonian, I will build my church. Pinalitan na church. Hindi church na kalagay, assembly. That's why, mag-assembly tayo. Tayo po ang nasa tunay na kawan. Hindi yung kayo lang nasa kawan. Lahat tayong nangangaral sa tunay na pangalan. Yun po ang membro ng kawan ni Hawa Shai. Hindi kawan ni Boy Alima. Hindi kawan ni Pastor Richard Mahinay. Hindi kawan ni Operio. Hindi kawan ni Ruiz Liste. Hindi kawan ni Manuel Omale. Kawan po yan ni Hawa Shai. Yes! Kawan po niya! Tayong kawan niya, Hawa Shai! Huwag tayong mag-antin ang kren, ang mga awan niya. Pagtawanan na tayo ng mga Babylonian. Yan po. Abasa. Ezekiel chapter 14, verse 17. Then he brought me to the door of the gate of the Yahweh's house, which was toward the north. And behold, there is a woman weeping for Tammuz. Then said he unto me, hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abomination than these. And he brought me into the inner court of Yahweh's house, and behold, at the door of the temple of Yahweh, between the porch and the altar, where about 5 and 20 men with their backs toward the temple of the Yahweh and their faces toward the east, and they worshipped the sun toward the east. Then he said unto me, hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abomination which they commit here? For they have filled the land with violence and have returned to provoke me to anger, and lo, they put the brass to their nose. Tagalog tayo. Basa. Ezekiel 8:14-17. Dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo, at do'y may mga babae na nanangis para kay Tammuz. Sinabi sa akin niya, nakikita mo ba yan? Masahol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo sa pagitan ng balkonahe at ng altar, ay may nakita ako mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo, nakaharap sa silangan at sumasamba sa araw. Sinabi sa akin niya ako, nakita mo ba yan? Maliit na bagay ba ang ginagawa sa mga sambayang ng Juda na punuin ng karahasan ang buong lubain, lalo lang nila kung ginagali sa ginagawa nila iyan. Kita mo yung sambayan ni Hoda, yung mga Israelite, Hebrew, nagsamba sa araw eh. Pero mga Hebrew Israelite yan ha.
Yun ang ginagalit ni Aba Yahawa. At pinayagan sila na itapo noong 721 AD, nilusot sila ng Assyrian Empire na palayas. Naiwan ang Judaism. Tapos napalayas din, nakabalik. Panahon ni Zerubbabel, nagtayo sila ulit ng another temple. Nakabalik. Nakapanganak ang ating Masyaya na nagkatawang tao si Aba Yahawa at pinadala niya yung salita niya. Yun ang nagkatawang tao. Yung word ni Aba Yahawa. At pagdating ng 70 AD, nilosob ng Roman Empire, napalayas. Matigas ang ulo ng mga Hebrew Israelite. Ganun ang nangyari sa ating mga Hebrew Operian. Matigas din ang ulo. Taas kamay nyo. Taas kamay nyo. Ilang daliri? Yes. Ibuo yung ulo. Matigas, malambot. Malambot. Oh, matigas niyo ulo niyo. Hindi pwede malambot, namatay tayo. Matigas niya. Yun ang nangyari. Pero po ang Operian Nation na naging Marikan Nation, naging Pilipinas, tayo po ang pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Sinabi po yan ni George Bush. Pero bakit naghirap ang Pilipino? Dahil nagsamba ng idolatry, nagpatayo pa ng malaking Mary doon, riborto sa itsa. Yes. Patay na yun. Doon sa crossing. Itsas right. Sa Ortigas. Para. Ngayon, simula na. May mga ibong mandaragit na nangangaral sa tunay niyang pangalan. Na tayong tunay na nangangaral ay hindi tayo mag-away-away. Dahil tayo ang inasahan at dito magsimula na ang pagpapala ng bansang Operian na maging Marikan Nation dahil nakikilala na sa tunay na pangalan. Aba Yahawa Alahayam Masyaya Yahawa Shai. Basang raw kakagas. Hindi na magsamba sa araw. Ang pagsamba ng Sunday ay pagsamba rin ng araw. Sunday, kaarawan ng araw. Tapos sabihin mo, mag-Christmas party kayo. Yan ang nangyari. Pinalo ang mga Israelita, wala na sa bansang Israel ngayon, iba na nakatira. Nagkunwaring mga Hudyo ang nakatira ngayon. Mga Askenazi yan eh. Lain ni Rothschild yan. Mga sinaguga ni Satanas yan. Ang Hebrew Israelite, nagkalat sila sa ibang bansa. Ang iba nandito. Yung mga Eta. Mga dumagat. Yan ang mission natin. At saka yung mga Hebrew Operian na mga Seal of the Woman. Katulad itong mga tatlong babae ang beautiful, ang mga tapaksoy, sinong galuma niya, mateng. Yung iba mga kabataan doon, yung mga hindi mateng, baka sinong kaserpen yun, ayaw. So atin lang, ganun din na naman. May service ng manuwi. Sino ba? Sino to? Si Paris. Serapis Christos. Christos. Serapis Christos ay naging Jesus, Jesus Christo. O di ba? Pari yung apelido ng Christo. English lang, Jesus Christ. San Christ. San. Laki ng San.